Magandang araw mga kapiso, muli nandito na naman tayo para sa ating panibagong video. Ngayon sa video natin na to, mag-share lang ako sa inyo ng mabilisang technique about VPN na maybe makatulong doon sa may mga problema about CGNAT, especially yung mga naka-Converge at Globe. Pwede din sa PLDT, pero sa PLDT kasi, based sa sinasabi ng iba, pwede lang itawag sa customer service ni PLDT is magiging okay na. Hindi po kasi ako affected ng CGNAT na yan kasi SIM-based lang naman yung ginagamit ko at saka naka-P2P ako. Pero hopefully, makakatulong po ito sa inyo at susubukan natin gawin ito ng madali lang para madali nyo pong masundan. Sa tutorial na to, gagamit po tayo ng Microtech. Doon natin ilalagay yung ating VPN. Okay, pero pwede rin to sa PFSense since supported din siya nung provider natin ng VPN. And to note guys, hindi po to free. Pero may 1-week trial period tayo ng full features ng VPN na to na pwede nating masubukan. And then, kung sa palagay mo is malaking tulong siya, tsaka ka mag-proceed. Kung wala naman, ganun pa rin, di okay. Pwede kang mag-cancel anytime. Lahat naman siguro tayo is familiar about CGNAT. So kapag affected ka nito is makakaranas ka ng slow browsing sa iyong network. With the use of VPN, possible masusolve natin yon. Okay, so umpisa natin guys. Pag-usapan muna natin kung ano yung VPN provider na gagamitin natin. At kung paano nga ba siya i-set up, madali lang ba? Or mahirap. So before tayo mag-proceed, syempre shoutout muna natin yung ating mga ka-community. Okay, so unahin na natin si Sir Glock Alincastre. Also, shoutout para sa Tricicad Gaming. And also kay Sir Chris Alvino. And last but not the least, para kay Boom Top TV. Okay, so ang gagamitin nating VPN provider sa tutorial natin guys is Pure VPN. Ang kagandahan kasi ni Pure VPN, supported niya yung Microtech router. Kahit PFSense, meron din siyang support. Kapag Microtech yung gagamitin natin, TPTP VPN services yung applicable, and then kung PFSense naman is yung OpenVPN. So ito po yung official site ni Pure VPN. So makikita nyo po, meron siyang 7 days free trial for $1 only. So, need nyo pong magbayad agad ng mga around 40 plus or 50 pesos, okay? For 7 days trial. Tapos, after nyan, depende sa'yo kung ano yung kukunin mo. Kung ito, $70 for 1 year, after 7 days, automatic kung hindi ka magka-cancel, yan po yung isa-charge sa inyo ni Pure VPN. Or di naman kaya, may tatlong option pa naman dito. Gusto mo ng monthly na $10 or $11 something, kung i-convert mo yan sa piso, sumanga na sa 500 or 400 pesos plus. Or kung gusto mo naman ng 2 years, yan, pwede din. Depende po sa inyo. Pero yun nga, kailangan i-test nyo po muna. Baka kung sisihin nyo, pag hindi gumana, tapos bumili kayo ng subscription, di ba? So i-test nyo po muna for 7 days. So bago po kayo mag-decide. So para makaproceed tayo, so kailangan natin ng payment method, okay? PayPal or credit card. So kung wala po kayong credit card, pwedeng PayPal. So napakadali lang po niyan. Syempre mag-register sa PayPal. And then kung meron kayong GCash, i-link niyo lang po yung PayPal sa inyong GCash account. So i-google niyo lang po kung paano, pero madali lang po 'yan. So in my case, PayPal po yung ginagamit ko na yun nga naka-link sa aking GCash. Then lagay niyo lang po diyan, 'yan nga ang magiging kaltas sa iyo is point $99 or $1 or 47 something, 47 pesos. Then after nyan, mag-i-email po si Pure VPN. Ayan, yung username mo at password. So don't worry, kahit nakikita nyo yung password ko, during na napanood nyo tong video na to, wala na po, pinalitan ko na po yan. Then pindutin nyo lang tong set up your VPN. And then dito, may instruction dito kung paano. Stream, be secure, download. So kahit anong pipiliin nyo po dyan, walang problema. Mas maganda dito tayo sa be secure. Then, since sa Microtech natin siya i-apply, syempre dito tayo sa routers. Then, yun nga, may mga option dito kung ano yung mga router na ginagamit natin. So dito tayo sa Microtech. Yung username at password na nasa email natin, yun lang yung kailangan natin para makapag-set up tayo ng VPN at syempre yung server, which is papakita ko sa inyo mamaya. So yun nga, meron siyang guide dito. Yan. Pero yun nga lang, hindi siya agad-agad working sa akin. Iwan ko lang sa iba.
Okay? So, iba yung technique na ginagamit ko, which is mas madali compared dito. So, depende sa inyo, pwede nyo po rin itong i-try. Pero yung ipapakita ko sa inyo is siguro yung una, same, pero the rest ng steps, iba po. And then, yun ang isa pang kagandahan ni PureVPN kasi meron silang dedicated server dito sa Pilipinas. Kasi guys, pagdating sa VPN, kung malayo po yung server na kung saan ka nakakonect, medyo problema po yun. Kasi maapektuhan yung speed ng ating internet kasi nga malayo eh. Okay, so for example, nasa Singapore yung server ng VPN mo, tapos nasa Pinas ka, or Pilipinas ka. Di ba ang layo ng lalakbayin? Makikita nyo po yun kapag nag-trace route kayo. So ang daming lalabas dun kung saan-saan siyang route dumadaan bago dumating dun sa destination. Di ba ang layo? Pero si PureVPN, mayroon siyang dito sa Pilipinas. So maganda, di ba? Mabilis. Ito nga, PPTP server yung kailangan natin. Kukunin natin itong address na to. Kasi kailangan natin ito mamaya sa Microtik. Yan. Pero kung nasa ibang bansa po kayo, pwede po. Kasi marami po itong server si PureVPN. Ayan o. 140 plus countries. Isa na nga si Pilipinas. Okay? So yun nga, copy natin to. Then mamaya, i-entry natin yan sa ating Microtik. Okay, so ito po yung Microtik natin. Wala po yung ibang config whatsoever. Meron lang internet. Ayan o. So hex pala yung ginagamit natin. Then ginawa kong yung Ether 5 na connect lang sa laptop, walang ibang connection yan. Then Ether 1, syempre yung ating ISP. Okay, so assuming guys na ito is for single ISP lang, pero may isishare din ako sa inyo kung if ever multiple 1 or ISP yung ginagamit. Tingnan nyo naman sa routes, yan. Talagang simple lang yung config natin, pero meron tong internet, syempre. Yan. Okay. Tingnan natin sa what is my IP. Kung ano ba yung IP na makukuha natin. Okay. Nandito tayo exactly sa Maramag. Kung saan tayo nakatira. Province of Bukidnon. Then ito yung ating public IP address. And then yung ating ISP as of now is PLDT. At detected nga yung ating IP na nandito tayo sa Maramag, Bukidnon. Yun yung isang advantage kapag may VPN tayo, ma-hide yung ating actual location. If ever may gustong mag-locate sa IP natin, hindi tayo basta-basta makikita. I don't know kung ganun nga ba ka-secured yun. Okay, pero as you can see naman dito, kahit kunting type lang sa what is my IP address, automatic na didetect agad kung saan ako. Not exact address, pero tamang-tama yung municipality, Maramag. Okay, then tingnan din natin sa speed test. Again guys, wala pa tong VPN. So ayun, PLDT, then halos similar yung public IP. Then try nating mag-speed test nang walang VPN. So yun nga guys, may konting difference pagdating sa result ng speed, especially yung latency or ping sa walang VPN at naka-VPN. Okay? Kung malayo yung VPN server kung saan ka nakakonect, mas worse yung may experience yung drop pagdating sa speed at mataas naman yung ping. So makikita nyo yun mamaya. Advantage lang ni PureVPN is yun nga, meron silang dedicated server mismo dito sa atin sa Pilipinas. So ayan po yung result kung wala pa tayong VPN. Ngayon, set up natin yung VPN at tingnan natin yung ating magiging result. So ayun nga, pwede nyong sundan yung guide. Asa na yun, yan o. Pero sa atin, dire-diretso natin at sa mabilisang paraan natin ito gagawin. Ngayon punta tayo guys sa PPP. And then dito sa interface, mag-add tayo ng PPTP client. Then, pwede mo yung pangalanan kahit ano. Bahala ka na. Pero dito tayo diretso sa dial. Then yun nga, dito sa connect to, dito nyo po ilalagay yung address ng server kung saan mo gustong mag-connect. So in my case nga, dito ako sa Philippines, gustong mag-connect. Tapos ito yung kanyang address. So yan po yung ilalagay nyo doon. Okay, so i-copy nyo yan. Then yan yung ilagay nyo dyan. Okay, so bantayan nyo po yung, tingnan nyo yung space. May space siya, so dapat wala po yung space. Mas maganda, ilagay nyo po muna sa notepad bago nyo po ilagay dyan. Then dito sa username and password, yun nga, yung nasa email ng PureVPN. Yung in-email niya sa atin. Ito, ilagay niyo lang po yan dyan.
Again, useless po kung kukopyahin nyo yung aking password at saka aking account. Kasi, pinalitan ko na po yan habang pinapanood nyo to. Okay, then wala na po kayong ibang gagawin. Dapat hindi po ito nakacheck yung dial on and then add route. Okay, wala po dapat yan. Then apply lang. Yan, so link established tapos status connected agad, di ba? Then next na gagawin natin is punta tayo sa IP and then firewall. And then dito guys sa NAT, kailangan natin gumawa ng masquerade NAT para sa ating VPN. Kasi nga, doon natin padadaluyin lahat ng ating traffic. And then dito sa action guys, masquerade. Yan, again, dito sa general, source NAT, nalimutan natin yung out interface pala. Hanapin nyo po yung PPTP out 1. Okay? So saan nyo nakikita? Ito po yun, no? Yung ginawa natin kanina. Name. Okay, then again, dito sa action, masquerade, okay na po yan. Yan, so lalabas na yan po yan dito. Dalawa na yung ating masquerade. Okay, so dito sa guide ni PureVPN na binigay, is gagawa pa tayo ng mga manggil-manggil. So hindi na tayo gagawa niyan. Pampagulo lang yan. Gusto natin yung mabilisan. So ang gagawin natin para gumana na yung ating VPN, although kahit connected na po yan, pero may kulang pa tayong gagawin. Ang kulang natin is yung routes. Yan. So as of now, naka-routes po siya sa ating PLDT pa rin. Okay, so para magawa natin ma-route siya sa ating VPN, yung lahat ng ating traffic, kailangan natin may idagdag dito sa routes. Okay, so ano ba yung idadagdag natin guys? So syempre, kailangan mo natin makuha kung ano yung exact public IP ng ating server. Paano ba natin magagawa yun? Napakadali. Kunting trace route lang. Okay, so i-trace route natin or tracer yung ating server, which is ito. Okay. Yan, then. Yan. So ito po yung kanyang public IP. Okay, so hindi na natin itutuluyan. Ito lang naman yung gusto nating makuha as of now. Okay, then balik tayo dito sa ating routes. Mag-add tayo guys, then dito sa destination address, ilagay nyo po yung IP na yon ng ating VPN server. Then dito sa gateway, ilagay nyo po yung gateway ng inyong ISP. So in my case, yan po yung gateway na nilagay ko. So yun nga, kapag naka-dual ISP ka, example, naka-converge ka at PLDT, so assuming si converge yung may problema, so yung ilalagay mong gateway dito guys, is yung kay converge, yung kay PLDT hayaan mo lang. Okay? Yung kay converge lang na traffic, yung iraroute natin sa VPN. Then, yun lang. Apply. Ayan, okay. So, nandyan na siya. Pero, kulang pa rin. May kulang pa rin tayo, guys. Kasi, ito kasi ang nagdi-dictate kay Microtech. Na lahat ng traffic is, ito yung routes na gagamitin. Kasi, yung destination address niya, oh, sa ganyan yung destination address, lahat ng traffic, bali, dito dadaan sa gateway na to. Which is, dapat dito, di ba? Dito. Sa VPN natin. Paano natin gawin yan? Again, mag-a-add tayo. Then, destination address, 00 lang. Then, dito sa gateway, guys, hanapin natin yung ating PPP UE out. Then, yun lang. Apply. Okay, so makikita nyo, naka-blue siya. Kasi nga, by default, dito pa currently dumadaan yung ating traffic. So, paano ba tanggalin itong nasa taas? Kailangan natin yan ma-disable, kailangan natin yan ma-delete. Pero hindi po yan basta-basta madi-delete kasi nga dynamic siya. Makikita nyo yan dito basta may D. Itong mga S lang, pwede. Pero kapag may D, hindi po yan basta-basta. So, paano natin madi-delete yan? Balik tayo dito sa IP and then the GP client. Yan. So, i-edit natin itong ating ISP dito, declaration. Then, yung add default route, ino lang natin yan. Then, apply. Okay. Okay. Ayun, oh. Kita nyo, guys. So, ngayon, yung ating lahat ng traffic is naka-route na. Kumbaga parang recursive routing to siya na style. Pero iniba natin. Sa VPN natin siya in-apply. Diba? Mga sikretong technique na pinagbabawal. So ngayon, para matest natin kung gumagana na yung ating VPN, syempre tingnan natin sa interface. Yan. So dapat may mga something nang tumatakbo-takbo dyan. So yun nga, meron na siya. Okay? So sa status, connected pa rin. Okay?
So, moment of truth. Check ulit natin dito sa what is my IP address. Yun nga kanina, nasa maramag tayo yung ating address na na-detect ng site. Ngayon, since connected tayo sa VPN, tingnan natin. Try natin i-refresh kung may pagbabago ba. Okay, sinlayer na yung ating ISP. Hindi na PLDT. Diba? Tapos yung IP niya guys, oh. Tingnan natin dito sa ating Microtech. Yan. Okay. Yan, oh. 36.255.97.148. Ang lupit, diba? Sigurado, rediverted na yung ating traffic. Instead na dumadaan siya sa ating ISP na routes, dito na siya sa pure VPN na server dumadaan. Kasi makikita nyo yung ISP, oh, sinlayer na. Pero Maynila. Kasi nga yung server natin is Philippines. Diba? So, tingnan natin sa speed test. Ulitin natin, guys. So, diba dito, PLDT yan ganina. Yan, oh. Ngayon, speed test tayo ulit. Sinlayer na. Diba? So, meaning, nag-route nga lahat ng traffic natin sa VPN na to. Okay? So, i-go natin. So, yun nga, sabi ko, medyo may changes pagdating sa result. So, ayun. Kanina, guys, 1-digit lang yung ating ping. Ngayon, naging 2-digit na. Pero, okay pa rin. Yun nga yung medyo kunting disadvantage kapag gumagamit tayo ng VPN. Maapektuhan yung ating quality ng speed ng signal. Kasi nga, dumadaan na siya sa third-party services like VPN. Tapos, may ini-encrypt pa yon ng VPN services para mas secured kasi doon sila known for encryption. Oh, diba? Ganun lang, guys, kadali. Okay? So, balik tayo sa ating Microtech. So, napakasimple lang. Yan, oh. Napakasimple lang talaga niya. So, yun nga, kailangan mo lang mag-free trial sa Pure VPN. Tapos, kita nyo naman, ilang steps lang yun. Magagawa nyo na to. Ngayon, kung naka-PF Sense ka naman, meron ding guide dyan si Pure VPN. Yun nga lang, ang gagamitin mo sa kanya is Open VPN, hindi PPTP. Yan ang may guide din siya. Okay? Or PF Sense. O, diba? Yun nga lang, madugo yung steps. Tingnan nyo, ang dami-dami. Good luck sa mga naka-PF Sense. Pero kung matsaga ka naman, madali lang yan. Okay, so sa mga naka-Microtech, napaka-simple. Ganun lang yung gagawin natin. Meron na tayong VPN na sana masusolve niya yung CGNAT issue ng ating mga ISP or Internet Service Provider. You know? Oh, di ba mga kapiso, ang dali lang eh. Hindi po ako talaga ganun ka-relate, pero nakikita ko lang po kasi sa mga groups, medyo maraming nagtatanong or naghahanap ng solusyon about CGNAT. And nakikita ko din sa iba na yun nga, ang ginagamit nila is VPN. So baka mag-match yung na-share natin sa inyo at makatulong sa inyong problema, di ba? So kung naka-Microtech po kayo, pwede nyo pong i-apply agad yun. Ang kagandahan lang kay Pure VPN, bakit siya yung napili natin, is supported nyo yung Microtech, which is sa iba, wala. And then, ang naka-the best doon is meron siyang dedicated server mismo dito sa atin sa Pilipinas. Kaya medyo maganda yung latency. Not like sa ibang na-try ko na medyo malalayo yung mga server. Talagang ang taas ng ping, guys. Umabot siya ng 3-digit. So, yun nga. Nasa description natin yung link sa kay Pure VPN. So, mag-try na rin kayo, guys, yung 7 days trial period nila. Kung isa kayo sa namroblema about CGNAT, give it a try. Kung meron kayong Microtech, madali lang. Pag okay siya, go tayo guys. Para saan pa yung 500 pesos na monthly ni Pure VPN? Kung ilang libo din yung mawawala sa'yo dahil kay CGNAT, di ba? Kung gusto mo talang makatipid, mas maganda yung mga yearly or 2 years plan nila. Makakalibri ka ng 3 months or 5 months sa 2 years. So hanggang dito na lang siguro mga kapiso, mga ka-hotspot, mga ka-wifi, mga ka-P2P. Okay, so sana may natutunan po kayong bagong aral na naman sa ating video na to. And kita-kits na lang po ulit sa susunod nating video.